Good afternoon, guys. Good evening sa Pilipinas at good morning sa ibang bansa. So, magbablog lang po ako about tips ng about sa lifting, about sa how to lift from bed to wheelchair or wheelchair to bed. I-share ko lang po. Sana panoorin nyo po at sa mga disclaimer. Kung ayaw nyo kung mapanood ang aking video at kung marunong na po kayo, pwede po kayong mag-skip at pumunta po kayo sa videos na gustong-gusto ninyo. At sa yung mga nanonood po at ang gustong malaman ang aking i-share, manood lang po tayo. At sa mga kapatid kong Muslim, Eid Mubarak. So, uumpisahan ko na mga guys, mga bishi. So, umpisahan ko na kung papaano. So, konti lang po ang i-share ko. So, kunyari, yung pasyente nyo nakahiga dito. Nakahiga dito. So, nakahiga siya dito. Andito yung wheelchair, assuming na ito yung wheelchair malapit sa kanya. So, paano nyo siya ibabangon? Paano siya nyo ibabangon? So, ito guys, pag nagkuha kayo ng wheelchair, make sure na nakalock yung kanyang side na brake na pareho. So, ito yung part ng inyong pasyente. At pwede nyo ilagay dito ang wheelchair, pwede rin dito. So, para mabilis po ang inyong pagbuhat sa pasyente, kunyari nakaplat at ito yung pasyente na kahiga. So, dalawang technique ang ibibigay ko. Kung saan yung mas strong yung inyong binti, kasi may body movement tayo pag i-squat, doon po ang iaano natin. So, assuming lang po na ano po yung kanyang wheelchair nakaharap po dito. So, ganito po guys. Bubukatin nyo ngayon si pasyente at iangat nyo ng ganon. At yung isang kamay naman, itong kanang kamay, ipasok nyo ng ganon. So, buhatin nyo siya ng ganon. Pagpasok nyo ng ganon, nakahiga siya ng una. Kaganon siya ng una. Pagbuhatin nyo, paghawak ninyo, nakaganon na siya. Diretso. So, nakaganon na siya dito. Bali, i-squat nyo yung paa nyo. Para yakapin nyo siya, lift nyo. Ilipat nyo ng pagganon, kaunti. Pero para pag mabilis itong lift, ilagay nyo between sa kanyang legs. Yung ganun, ilagay nyo sa between sa kanyang legs para mabilis mag-ikot. So, tingnan nyo. Nakayakap na kaganon yung kamay. Iganon nyo. 1, 2, 3, 4. Ilagay nyo yung wheelchair. Kung dito naman, nakaganon na yung paa. 1, 2, 3, 4. Ilagay nyo na. So, kung ang pangalawa, flat yun. Kung may remote ang inyong higaan, pwede nyo i-remote papunta sa app. Yung may sign na pag-ganon at may sign na pag-ganon yung B at saka yung pag-ganon. I-remote nyo. Kung wala namang remote, yung mano-mano. Yung sa gilid na dalawa. So, pwede rin ipataas nyo ng ganon. Naka-sitting position na yung hip part. Para mas mabilis, nakaganon na siya. At iiwan nyo lang mang pag-ganon. So, pagka-ganon, ilipat nyo na lang ganyan. At saka nyo ilagay. Ngayon, ang pasyente nyo, kunyari, pupunta siya ng bathroom. Lipat na. So, ipasok mo siya niya ngayon doon sa CR. Pabuksan nyo. Kunyari, katulad niya. Ang CR ay may ham. Yan. Ito. Meron yan. Ito. Parang may ham siya ng konti. So, pagpasok nyo ng ganun, huwag nyo i-push, huwag nyo itulak kasi baka mamumo yung kanyang mukha doon sa baba, lalo na pag ano siya yung unconscious. So, hindi siya makakahawak. May technique po dyan na yung hawakan ng wheelchair, assuming nasa likod ka ng wheelchair, igagano mo ng konti sa bakal, iangat mo ng konti, saka itulak mo, saka mo bubuhatin. So, pag nandoon na siya sa CR, meron kasing iba na may kumod na. Yung may kumod na pwede mong i-transfer siya doon hanggang sa pinto, hindi mo pwede ipasok. Dahil pag marumi, hindi pwede din. Karamihan, may mga carpet. So, pagpasok mo doon, i-direct mo na siya from wheelchair to
bawal na naman sa inidoro. So ito ang wheelchair, igaganan mo na naman siya ulit at ililipat mo, nakagano'n pa ng islanting. Kunyari, nandito yung inidoro, nandito yung pasyente mo, buhatin mo na naman siya at ililipat mo sa bawal unti-unti. Yun. So ganun din kung ano gagawin niya, or magpaligo man or ano, yan na pagbalik din ulit yun na rin. Ibalik mo rin siya ulit at ibagsak mo na doon. At pabalik na doon sa pahigaan niya. Kung ang pasyente nyo naman papunta sa labas, kunyari magpapahangin, or upo lang siya doon sa may sala, or sa labas ng bahay nila, ito naman ang option na gagawin nyo. May iba naman. Kung ang bahay nila may hagdan na tatlong baitang, 3 steps, pagtulak nyo ng wheelchair, huwag nyo sa harapan dahil mabaliktad yung pasyente nyo, mamumukmo, mapupunta tayo niyan sa prisuhan, tatawag ng polis, mahigpit sila dito. So patay na, pupunta tayo sa kulungan yan. So ang gagawin natin, paglakas ng pinto, itutulak mo yung pasyente mo ng ganon. Huwag mong ipupush ng ganon. Pabalik po kayo. Hilain yung ganon, fall towards with you, yung wheelchair. At igaganon-ganon nyo ng konti mag-isa. Kung may tutulong sa inyo, may maghahawak sa likod. Paano kung mag-isa ka lang? So igaganon-ganon mo siya. Doon, isang baitang, at saka mo iaano. Ngayon, kung ang hagda naman nila, meron pa isang siminto pa, ikot na pag-ganon islanting, huwag nyo pong itulak ng pag-ganon pababa ang wheelchair. Kasi mamumuo na naman, mabungi na naman yung pasyente. So, pabaliktad po kayo katulad ngayon din, igaganon nyo. Ganon. So, pagbalik natin, kung ang kanilang style ng siminto pag-ganon paakyat, galing siya sa labasan ng papahangin, or saan siya nagpunta, sa park, patulak mo ng ganon push. Ngayong wheelchair, push. Saka pupunta sa may pinto. Kung doon naman sa hagdan, pabalik na tayo, ang hagdan, eh lang may katulong talaga. Ikaw, anak niya, o sino tutulong sa'yo, may katulong. Papasok, i-push mo ganun, dahan-dahan, push mo ng ganun. Buhatin naman yung salig, part doon. Buhatin, buhat na naman ikaw, push. Buhat naman, push, at saka maibalik. Ngayon, how to return your patient in the bed. Paano mo na naman from wheelchair to bed? Kanina, from bed to wheelchair. So, ngayon, ibalik na natin siya galing ng CR o galing ng PAR. So, ganito yun. Assuming na nasa wheelchair siya. So, assuming na nasa wheelchair na siya. Sa pagbalik mo, kung saan yung strong mo na paa, kunyari dito sa may ulo na niya, yakapin mo ngayon si Lulo at saka si Lula. Dahan-dahan mo iaangat ng ganun. Saka mo paupo eh. Saka mo ibalik ulit. Iganon mo na naman siya ulit at buhatin mo yung paa, yung kamay kanina. Ipaganon mo yung paa niya. Kaganon. Nakasuot ng ganun sa dito. Ipasok mo ngayon si Lulo ng ganun. At saka mo ipahiga. Ngayon kung may remote, naka-steady yung ganun niya, pag-lift mo kay Lolo at kay Lola, ganun. Pag-ikot mo ng ganun, nakasandal na siya ganun at saka mo ibaba yung remote para makahiga siya. Yun po guys. So, para sa ano, share ko lang ng konti kung paano mag-lift ng pasyente magmula sa wheelchair hanggang sa higaan pabalik. O papuntang CR o papuntang doon. Kailangan natin siyang ilagay ng mabuti. Kunyari, nakaupo na siya sa wheelchair. Medyo malayo. Unconscious yung pasyente mo. Hindi, kahit anong turo mo sa kanya, hindi niya naintindihan na urong ka dito o doon. So, ang gagawin mo para maeksakto siya sa pagkaupo niya sa wheelchair, hindi nag-alangan. Pwede mo lagyan ng unang kailang baka mamumu naman siya. Mapupulis tayo. So, may awang ng konti. Ang gagawin, kunyari itong kamay mo, igagan mo sa kanya, isusuot mo. Kasi nakaganon nga siya. Para pag nakaupo siya sa wheelchair, ang dito hawakan natin, bubukatin, nakaganon. Para, nasa likod tayo, kaupo siya ng nasa likod na center talaga. Intindihan nyo, para pag buhat mo ng ganon, asyente mo, nakahawak siya ng ganon, parang ganon,
parang ganun ang style na kagano, nakaupo ng mabuti, okay? Na makaupo talaga siya ng maayos. Tapos, make sure na nakasarado talaga yung bawat break sa gilid-gilid niya. So, yun ang importante. So, kanina, from bed to wheelchair. Dalawang technique, pwedeng ipa-sitting position, 90 degrees, or pwedeng naka-flat sa technique na ng ganun. Tapos, from wheelchair to bed, ibabalik na siya. Yun lang po ang ibabahagi ko sa ngayong hapon na ito. Konting share lang po. At maraming salamat sa nanonood. And don't forget to subscribe my channel para po updated kayo sa mga ititips ko about sa technique ng caregiver. Kung may alam kayo, madadagdagan pa yung mga technique nyo. So yun lang po ang maipabahagi ko at maishishare ko sa mga nanonood. Maraming salamat. At sa hindi pa nanonood, manood po kayo. May malalaman kayo kahit konti. Yun lang po. Maraming salamat sa mga kapatid kong Muslim. Eid Mubarak. Second day ngayon ng kanilang Ramadan. Bye mga bishi. Bye guys. Thank you.